Hi mga kabuhay! Kamusta kayo? Yung araw ako ang naka-schedule mag-guide sa mga batang papasok sa school. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila i-guide sa daan. Bago ang lahat, ihahanda ko muna yung mga breakfast ng mga anak ko. Magluluto ako ng roll egg. Madalas po ako magluto ng roll egg sa umaga. Favorite po kasi ng mga anak ko yan, lalo na si Jokung. Naghanda rin po ako ng lettuce. Lalagyan ko yan ng mayonnaise. Ipapabreakfast ko rin sa mga anak ko yung nabili naming croissant donut sa Costco at yung natirang tinapay kahapon. Mascot naman para sa dessert nila. Sobrang tamis po ng mascot sa Costco. Try nyo rin pong bumili. Wing, maghahanda ako ng mga breakfast ng mga anak ko. Laging may gulay or prutas. Pero si Bunso medyo maselan pa kumain ng mga gulay. Kaya nga pag nagluluto ako, yung mga gulay na nilalagay ko, nililiitan ko ang hiwa. Minalang sa bayang nag-a-adjust para makakain si Bunso ng mga gulay. Mga bata talagang pahirapan sa pagkain ng gulay. Kaya kailangan mga baby pa lang sila, isanayin na sa mga pagkain gulay. Tapos kung ihanda yung mga breakfast ng mga anak ko, magmo-morning skincare na ako. Kojic soap, moisturizer at sunblock po ang pinapahit ko sa umaga. Alis na ako ng bahay, sumama pa si Bunso. Nagmamadali na ako, baka maunahan pa ako ng mga bata. Patay tayo dyan. Hatatoban ang tawag dito sa gagawin ko. Ginagawa ito ng mga nanay na may mga elementary student. Every month may kanya-kanya kaming schedule. Ginagawa namin, igagayin namin sila sa pagtawid sa kalsada. Siyempre, kailangan mo mag-greet ng masigla. Sasampulan ko kayo. Ohayo gozaimasu! Joke lang po, hindi po ako ganyang bumati. May pagkasweet naman po ang boses. Pag-uwi ko ng bahay, pinaliguan ko agad si Bunso. Pumapasok na rin po siya sa eskwelahan. Napakabilis naman magsilakihan ng mga bata. Parang baby lang sila kahapon. Ngayon, mga nag-aaral na. Sa bilis ng panahon, nakasampung taon na pala ako sa pagiging full-time nanay. Dami kong natutunang mga bagay at pag-uugali na hindi ko matututunan kung hindi ako naging nanay. Siyempre, sa tulong na rin ng napakabait kong asawa na laging nakasuporta sa akin. Alam nyo naman, sa ibang bansa, iba-iba ang kultura at salita. Kung wala kang supportive na asawa, mahirap mag-adjust. Makakaramdam ka ng stress at homesick. Kung mabihisan ko na si Bunso, hahatid na siya ng tatay niya sa eskwela, ha? Mga nagtatanong po pala kung anong trabaho ng asawa ko, may sarili po siyang company. Napakasweet talaga na rin asawa ko, hindi siya aalis ng bahay kung walang goodbye kiss at saka yakap. Sana all! Kita nyo mga kabuhay, sasakay lang kami ng elevator, may pahalik na naman siya! Kita nyo, kay kulit ni hapon, isasaraba naman yung elevator, yung cellphone ko, maiiwan! Pupunta naman kami sa eskwelahan nila Bunso, may parents meeting. Inaman nga sa school nila Bunso, malapit lang sa bahay, pwedeng lakarin. Ito naman yung loob ng classroom ng kindergarten dito. Halos wala rin naman pinagkaiba sa Pilipinas. Di ko lang din sure kung ganito na yung mga classroom sa Pilipinas. Ito kasi sa Japan, ang mga student. Sa loob ng classroom, may kanya-kanya silang lalagyanan ng mga gamit nila. Nakakatuwa nga mga teacher dito, tinuturuan silang maging independent. Kaya dito sa Japan, bago mo ipasok yung mga anak mo sa kindergarten, maganda na marunong na silang kumain ng sarili nila nang hindi mahirapan. O siya, sige, hanggang dito na lang po. Masakit na po ang lalamunan ko, kaka voice over. Maraming salamat po sa suporta. Bye!